Good evening po sa lahat. Ako po si Aaron Rojas. Bali, isa po akong NDP from the Department of Health po. Bali, taga Marikina po ako. So, deploy po ako dito sa Marikina. Ayun po, mahirap po yung exam pero kakayanin po ng lahat. Kakayanin po nating lahat. Kumbaga, napag-aralan naman po kasi natin lahat. So, dahil kumbaga, nandiyan na yan, stock knowledge na po natin yan eh. So, unti-unti, for example, habang nage-exam po kayo, kumbaga, unti-unti mare-refresh, mare-recall, unti-unti yung mga napag-aralan po natin. Basta po mag-focus lang po. From third cycle po ako, bali nag-enroll po ako sa IPASS 2021 po. And then, bali dinire-diretso ko po yung pagre-review. Malaking tulong po yung binigay po sa atin ng IPASS, yung roadmap po natin. Kumbaga, simula po nung ako po ay nag-enroll, nag-focus na po ako dun sa roadmap. Yun na po yung ginamit ko na review materials. Kasi meron din ako ibang mga review materials. Pero kung titignan, kumbaga yung roadmap po kasi natin is kumpleto na po. Andun na lahat ng dapat nating malaman, andun na po lahat ng dapat nating pag-aralan. Kumpletong-kumpleto na talaga. So wala ka ng ibang hahanapin na libro. And then, actually this is not my first time po na nag-take ng NCLEX. This is my second time na po. Nung first time ko po, ang first schedule ko po is April 8, 2022. And then, ayun po, unfortunately, hindi po ako nakapasa nung first take ko. So, mahirap pong mag-start ulit, pero I need to, because of, kumbaga may mga inspiration po kasi tayo. So, ako po, ang number one inspiration ko po talaga bakit ako nag-take ng exam is family po, lalong-lalo na po ang nanay ko. So, yun nga po, after I failed, sabi ko, kailangan kong bumawi. So, kailangan ko pong mag-aral ulit. I need to start again. And then, siguro mga isang buwan or 1.5 months po akong, kumbaga, naglibang-libang muna, kumbaga, para maging relax po at the same time dahil meron nga, hindi nga po ako nakapasa. So, yun. After po noon, sabi ko, simulan ko na ulit. So, mga bandang June po yun, nag-start na po ulit ako ng review. Nga po pala, full-time working din po ako. I know, naiintindihan po ako nung mga iba kong mga classmates na nandiyan. Mahirap pong pagsabayin ang review and at the same time po yung pagtatrabaho po natin. Pero, kumbaga, nasa sa atin po kung paano po natin siya ibabalance yung ating trabaho and at the same time yung ating pag-aaral. Ang ginagawa ko po, simula noong June po, is right after my work, diretso na po ako dito sa study room ko. Bubuksan ko na po yung roadmap and then kapag may time po, isa po ako kasi sa, kumbaga, minsan replay na lang po yung napapanood ko. So kahit replay po siya, talagang chinatsaga ko po siya. So naglalaan po ako ng time para po matapos ko yung isang lecture sa loob ng, kumbaga, sa yung buong 4 hours lecture po natin. And then focus lang po, kumbaga, tama po yung sinasabi po sa atin ng mga mentor po natin na repetition is the key. Sobra pong ulit-ulit lang po, paulit-ulitin lang po natin. Lalo na po, mahirap po kasing mag-memorize po talaga. And katulad po ni Sir Mark, siya po kasi yung mentor ko, si Sir Mark. So natandaan ko po yung sabi niya na hindi naman po kailangan na memorize mo talaga. Ang importante po is baga, naiintindihan mo at saka alam mo yung concept. So malaking tulong po na naiintindihan po natin kung ano po yung concept na nandoon po sa roadmap. Kasi during our exam po, malaking tulong po siya na once na nandoon na yung question and then alam nyo po yung mismong concept, kahit ikut-ikutin po yung mga tanong sa inyo, maalam nyo po kung paano siya sasagutin. So, ayun po. Bali, may old schedule po. Bali, ano, yun nga po, nag
Ang totoong schedule ko po talaga itong second take ko is October 4. Ang nangyari po, pinare-schedule ko po yun dahil po meron po kong activity sa work. Pinadala po ako sa isang seminar ng doctor po namin. So, tinignan ko yung schedule. Sumakto po na yung October 4. Yun po yung pinaka face-to-face po namin na demo. So, yun po, nagpare-schedule po ako. And then, yung naging schedule ko po is November 3, 2022. And then, yun nga po, marami pong nangyari bago po ako mag-exam. After ko po nanggaling ulit sa isang seminar, pag-uwi ko po dito sa Manila, ay sa Marikina po, nagkaroon po ako ng COVID. Nag-positive po ako sa COVID. So, sabi ko, 1 week na lang before my exam, marami pang trials. Pero hindi po ako sumuko. Sabi ko, alam ko, 1 week lang to. And then, magne-negative din ako. Yun naman po, after a week, October 31 po, yun, nag-negative na po ako sa COVID. So, sabi ko, konting araw na lang, mag-e-exam na ako. And then, sabi ko nga, ipapa-reschedule ko na naman ba ito? Tapos, dasal na po ako ng dasal. Actually, humihingi na po ako ng sign. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng sign kung I need to reschedule. Pero, maraming tumatakbo sa isip ko rin po dahil, sabi ko, kung ipapa-reschedule ko po, by this time po is, di ba, nagkakaubusan na po tayo ng, kumbaga, mahirap po magpa-schedule ulit. And then, sabi ko, kakayanin ko naman yata, kakayanin ko siguro. Dasal po ako ng dasal. And then, yung expiry po pati nung ATT ko is hanggang November 21 lang po. Etong November 21, 2022. So, sabi ko, parang kung i-reschedule ko na naman is, kumbaga, mahirap po. Baka mahirapan na po akong maghanap ng schedule na makakapag-exam po ako. Sabi ko, sige, i-go ko na po. And then, dasal po ako ng dasal. And then, yun nga po, November 3, yung mismong araw ng exam ko, naunahan ko po yung alarm clock ko. Yung alarm clock ko po is 5 o'clock. And then, 3 o'clock in the morning pa lang po is gising na po ako. Ikot na po ako ng ikot sa kama ko. And then, nung nag-alarm na po yung alarm clock ko, then that's the time po na nagdasal na po ako. So, talagang very powerful po ang prayers. Sobrang powerful po. Bali, nung mismo araw nung exam po, mating po ako na 6:45 po pala. 6:45, 7 o'clock po yung mismong schedule ko. Pang number 40 na po ako. So, akala ko konti pa lang po. Then, pa number 40 na nga po ako. And then, yun nga po, yung kinuha na yung passport. And then, kumbaga, nag-scan na po nung kamay. Tapos, may nangyari pa po bago po ako mag-exam. Bali, pumipirma po ako. And then, yung pirma ko po is hindi po siya nagtutugma doon sa pirma ko sa passport. So, I think naka 8 times po akong pumirma. Sabi ko, oops, maraming, sabi ko, kinabahan na po ako noon. Sabi ko, makakapag-exam ba ako or hindi. And then, after po noon, yung pang 8 times ko po na pirma, pinayagan na po ako. So, inassist na po ako sa mismong room. And then, yun nga po, pagkaupo ko, huminga, nag-deep breathing lang po ako. And then, sinagutan ko po yung exam. Dere-derecho po yung exam. Nung nag-74 po, and then 75, sabi ko, okay lang, kung hindi mag-stop ng 75, tuloy ang laban. Sabi ko po, andito na ako, nag-aral naman po ako, sabi ko, and alam kong kaya ko, kaya po, nung nag-76 po siya, relax pa rin po ako. Kumbaga, nirelax ko yung sarili ko. And then, isa po sa inano ko, sabi ko, once na pinag-break ako, magbe-break ako. Mga number 80 na po yata noon. And then, ayun, nag-break po talaga ako. Nagtaas na ako ng kamay. Nakakakaba lang po kasi nung nagtaas po ako ng kamay, tumayo po ako. Lahat po nung mga nag-e-exam nakatingin po sa akin. So sabi ko, hindi pa po ako tapos. Ramdam niyo po yung anxiety sa loob ng testing room kasi napatingin sila sa akin.
And then nahiya naman po ako, yumuko na lang ako. And then, ayun, nag-break po ako. Kumain lang po ako ng, kumbaga, para malamnan yung mura ko. And then, para makapag-relax na rin po at the same time. Then, uminom ng tubig. And then, CR, break. And then, after po nun, kinontinue ko po yung exam. Sabi ko, ibigyan pa ako ng chance ni God na i-continue ko yung exam. So, alam kong kaya ko, kaya po, tinuloy-tuloy ko po siya. And then, nung, yun nga po, nagdire-dire na po after, na isang break lang po ang ginawa ko. Tapos yung exam po, yun nga po, puro prayo and dele, dire-direcho ko lang po siyang sinagutan. I take time po sa pagsagot ng question, kumbaga hindi ko po siya minadali. Kasi nga po, sabi ko, kailangan makuha ko na po itong exam para sa family ko. Alam niyo yun, yung hang nag-e-exam ka, bukod sa nag-e-exam, alam mo guided ka. Then at the same time, alam mo yung lumalabas yung parang yung inspiration mo nandoon din sa harapan mo, parang ganoon. So, dire-diretso lang po ko. And then, after that po, reach ko po yung 145. Ayun po, bali, natapos ko naman po yung exam. Natapos po ako ng 145. And then, sinagutan ko po yung pinaka, yung parang yung susunod na exam po, yung next gen. Ayun po. Medyo mahirap po yung next gen. Pero kakayanin po, alam ko po, kaya po yon dahil andyan po ang IPASS. So, fully equipped po ang IPASS para po ibigay po sa atin lahat ng knowledge na kailangan po natin for the NCLEX po. Yun po, after po nun, lumabas na po ako ng testing room and then, actually, nagdadasal pa rin po ako. So, sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Binigay ko po naman yung best ko. So, kayo na po ang bahala. And then, while waiting for the result po, kumbaga parang yun yung pinakamatagal na araw, yung pag-aantay po ng result. Sabi po sa akin, ang result daw po is possible na dumating po siya Sunday ng around 8 o'clock to 9 o'clock po. Pero dumating po yung result ng Saturday po, around 9:30 po ng gabi. And then, actually nabasa ko po yun, kinabukasan na po ng 3 o'clock in the morning. Kaya ayun, nung pagising ko po ng 3 o'clock in the morning, nag-check lang po ako ng phone and then sabi ko, mayroong message sa akin si IPASS. So kinabahan na po ako, nagdasal po muna ulit ako bago ko buksan yung message. And then yun nga po, nakalagay, congratulations po, you made it. So tinawagan ko po agad yung nanay ko po. And then hindi naman po nasagot ng nanay ko dahil po nasa work po ang nanay ko. Kumbaga, after po nung work niya, nagtataka po siya bakit ang aga-aga ko raw po tumatawag sa kanya. Kasi nga pala po, ang mom ko po is nasa California po. So, nagtataka po siya bakit daw po ang aga-aga ko tumatawag eh wala naman pong pasok. And then, ayun nga po, binalita ko po sa kanya na sabi ko, pumasa po ako sa NCLEX. And then, yun nga po, tuwan-tuwa po siya. So, sabi ko, eto na po, eto yung pinaka-gift ko sa nanay ko. Sabi ko, early Christmas gift na rin po at the same time. Hello, sweet to. Of course, one of the usual reasons kung bakit kayo nagkita ng exam is not just, of course, para sa sarili niyo, but para din sa family. And that's very, ano, that's very touching yung sinabi ni Sir Aero na parang just gift na may ibibigay niya ito sa kanyang mama. That's nice. Ayan, so, yeah, Sir Aero, di ba, you are a retaker. Diba? Yes, I think po, the last time that you took was, kailan ngayon, sir? April 8 po. Okay, April 8. And then, nagulat na lang ako nung ano, kasi I was like running through the records nung students itong November. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, but nag-isa na itong si Sir Aaron itong ano, November. And then I was checking yung file. Sabi ko, ayun. Tapos, when I saw yung name niyo doon sa list of examinees itong November, I immediately asked him. Sabi ko, sir, nag-exam ka na pala nung November? I didn't know. And then, sabi niya, sige, pumasa na nga. So I was really happy though. Ayan. So, how did you plan yung preparation mo dito sa second take mo? And ano yung parang change na ginawa mo sa strategy mo na that you think really help you para maipasa mo itong second try mo dito sa yung NCLEX naman? Para po sa akin, sir, bali June po ako kasi nag-start po ulit ng review. And then, yun po, talagang kailangan tutukan po natin yung mismong review
Tapos, kumbaga, repetition is the key po talaga. Bali, batch 2007 po kasi ako ng nursing. So, medyo matagal-tagal na po akong graduate. And then, after po noon, hindi rin naman, wala, kumbaga, nasa community health nursing po kasi ako. So, talagang malayo po siya. Ibang-iba po yung community health nursing. Although, nagagawa po namin yung mga immunization. So, ayun po kasi yung pinaka, ano po namin, service na binibigay po natin sa community. And then, yung other health services po na kailangan. Pero, iba pa rin po yung nasa hospital. So, yun nga po, nagtutok po ako talaga sa pagre-review. Ulit-ulit lang po, paulit-ulit. Kahit po minsan makakatulugan nyo na po yung review, pagising ko po, minsan tapos na eh. Ganun po nangyayari. So, ang ginagawa ko po, kung hanggang saan po yung last na naintindihan ko siya, and then binabalikan ko na lang po siya ulit. And then, habang nagre-review po, ayun nga po, si roadmap po natin, nasa gilid ko po siya lagi. Kasi kapag may hindi po ako, iba po kasi pag yung may hina-highlight ka, iba yung may hina-highlight ka. So, ayun po, kumbaga tinutukan ko lang po siya and then mas inintindi ko po. Although before, naiintindihan ko naman po siya, pero mas inintindi ko pa po siya deeply. Kasi iba talaga pag alam niyo po siya yung pinaka-concept. Kumbaga, concept is the key. Repetition is the key. Yun po. Ano nga sir ulit yung ano yung question mark na ginamit mo this time naman? Nasaan di ba you world ka, no? Yes po sir. First po, ang ginamit ko po nung una po sir is you world. And then after po nun, etong June po, ang ginamit ko po is archers. Kasi po nakita ko po na meron po siyang unlimited assessment and unlimited cut po. Bali, ang ginawa ko po, tinuloy ko, tutuloy ko lang po yung pagsasagot. Sagot lang po ako ng sagot. And then, siguro isa po sa malaking tulong po yun, yung kumbaga, i-practice hanggat maaga po before your exam, i-practice nyo na po ng i-practice yung sarili ninyo na magsagot ng at least 75 items po. Tapos, yun nga po, hindi ko na po tinitignan kung mataas yung nakukuha sa exam or minsan mababa po. Siyempre, practice naman po yun. Hindi naman po mawawala yun. Bali, ang tinututukan ko po is yung rational po. Bakit yun yung, bakit ako nagkamali doon? And even po, tama po ako doon sa mga sinagutan ko is inuulit ko pa rin po yung rational. Kumbaga hindi ko po tinitigilan. May mga side notes pa nga po ako eh. Hanggang sa napuno ko na napuno. Hindi ko napupuno, napupuno ko na yung notebook ko. So, nang kasusulat ng rational, sabi ko, alam ko, malaking tulong to eh. And then, kapag po break ko po, ang ginagawa ko, inuulit ko po siya. Ganun po. So, paulit-ulit lang po hanggang sa na-practice nga po ako sa na-practice ng pagsagot. So, yun ang ito. Since you have an experience both sa UWorld and Archer, so how are you going to differentiate yung dalawa naman for the benefit of those who are wondering kung ano ba yung magandang question bank naman since you have used both? So, how are you going to compare yung dalawa naman? Actually po, si UWorld po, ang kumbaga, pag, for example, sumagot po kayo or sinagutan nyo yung question and then yung mga rational po niya is talagang concise at saka po talagang ine-explain niya. Pagdating naman po kay Archers, andun po yung mga rational pero direct to the point po siya. So kaya minsan ang ginagawa ko po, once na nagbukas po ako na, kumbaga once na mali yung sinagutan ko at nakukulangan po ako, binubuksan ko po si roadmap. So, tinitignan ko po kung bakit ayun yung tamang sagot. Kumbaga para alam ko po kung ano yung explanation bakit po ako nagkamali. Kasi konti po yung explanation na nandoon kay Archers. Pagdating naman po sir sa mismong exam, kung i-compare ko po, parang katulad po kung paano mag-question naman po si NCLEX. Katulad po siyang mag-question ni Archers. Ganun lang po siya kaikse. Ayun po, sir. Okay. Yeah, agarito, no? For those who are wondering about yung dalawang question bank na yan, is before you decide on which question bank yung gagamitin ninyo, I always advise, no, my students na try niyo muna yung free versions ng dalawa. Kasi meron yan eh. I think UWorld gives
24 hours na free access doon sa question bank. Archer, hindi ko lang sure kung 3 days ba yung Archer na free trial. So, i-avail nyo yung mga trial versions ng both UWorld at yung Archer. So that kayo mismo, so you have a first-hand experience of how the question bank is para ma-compare ninyo. And then, kung ano doon yung feeling ninyo, yung na style, no, of questioning and how they create yung rationale. And of course, isa sa major consideration dito is yung budget. Kasi UWorld is a little bit pricey. Yung discounted price natin yan sa IPASS is 179. Yung Archer naman, on the other hand, if I'm not mistaken, as I think, nasa $60 ata yung 3 months noon na ano na subscription. So, isa din yun sa mga main consideration ninyo. But of course, no, dito sa IPASS, we actually have a question developer. No, don't worry kung, for example, no, you don't have funds, kumbaga, para bumili ng question bank. Okay? Don't worry. Kasi dito sa IPASS, we already have a question bank developer, si Sir Mike Getang yun. He is creating questions, tapos nilalagay po yan doon sa random practice questions ni IPASS. And karamihan ho sa mga questions na ginagamit namin doon is based naman sa UWorld. Okay, so siguro mapapansin nyo yan, no, na medyo mahirap yung matanong na meron kayo dyan sa Moodle ninyo. And especially yung mock test, yan, yung mock test natin na produce mag-e-exam is like mahirap yun. And ngayon, na bagong cycle is we already have our midterm and final assessment test. Ayan. So, don't worry, no. I mean, for those na hindi pa nagsastart ng kanilang question banks, you can make use of the random practice questions na meron sa IPASS. Okay? Huwag muna kayong bumili ng question bank kung wala pa kayo exam schedule. Okay? Gamitin nyo yung kay IPASS na meron tayo sa module nyo. Okay? Sayang yun. Binayaran nyo rin yun. So, try to maximize that out. Another thing is like I mentioned Sir Aaron kanina, no? Is that when he did yung question banks niya is hindi siya nagpo-focus sa score. Okay? Doon siya nagpo-focus sa rationale. Ayan. So, Sir Aaron, why do you think naging ganun yung ano, yung mindset mo kumbaga o yung like yung thinking mo with regards sa mga scores naman? Kasi po sir, kumbaga minsan po, syempre hindi natin maiiwasan na makakakuha tayo ng low score. So, madidepress lang po tayo pag nakita natin ako, paano na kung ganito yung lumabas na question sa akin sa mismong NCLEX and then ibig sabihin mababa yung makukuha kong score. So, sabi ko kung iintindihin ko siya, panghihinaan po ako ng loob. And then sabi ko na lang, siguro tuloy ko na lang yung pagsagot ng pagsagot. Kailangan talagang ma-practice ako ng pagsagot para during the exam, ang pakiramdam ko, nagsasagot lang din po ako. And which is naging effective naman po siya, sir. So ganun po yung pakiramdam ko nung nag-e-exam. Pakiramdam ko, nagsasagot lang din po ako. So mas, kumbaga, mas relax po talaga, sir. Mas relax po. With regard kasi sa ano, kung i-advance ko na agad kayo, no, with regard sa mga scores ninyo. No? Kaya ito kasi yun, one of the key things, kumbaga, or like key aspect, kung saan nakaka-influence doon sa level of confidence sa mga test takers natin. Like for example, weeks or days before the actual exam, is karamihan kasi sa inyo at gagawin ninyo, no, is like you will take yung mga assessment test na binibigay sa atin ng ating mga question banks, whether ka Archer yan, ka UWorld yan, ka Pearson yan, and yung mock test niya ay pass. Now, minsan, yung result ng mga ganyang klaseng predictor exams na yan would heavily influence the level of confidence ninyo when you take the actual test. Kasi, of course, so for example, mag-e-exam ka na next week. And then you took the assessment test right now. You have 1 week. No? And then let's say, unfortunately, yung result ng inyong question bank is borderline or low chance of passing. Okay? So, siyempre, sino nga naman ang matutuwa doon? Siyempre, malulungkot tayo. Diba? And minsan kasi ang tendency ng iba is parang gumuguha na yung mundo. Kumbaga, they feel hopeless kasi nga ang baba ng score ng kanilang predictor test. But then again, no, I always remind our students na whenever you do yung practice testing, for example, kay UWorld assessment testing, is always focus on the result analysis and the rationale. Okay? That's the very reason why, for example, kay UWorld, that is called assessment test. It's because it's for assessment purposes. Di ba nga, pag nag-assess tayo, tinitingnan natin kung ano naging problema so that magagawa natin ng paraan. It's the same thing with the question banks ninyo. Okay? I understand, for example, yung sa mga maraming sa inyo na matagal na nakapag-graduate, for example,
one of your struggles when you started this review is masakit sa ulo yung lecture. Masakit siya sa ulo is because parang bago lahat. Yeah? So, you really cannot expect your scores ninyo. For example, when you do yung mga practice drills kay Sir Ryan, you cannot really expect initially na matataas yung scores ninyo. We start at the bottom. Lahati or less than 50%. But do not despair. No? Kasi, yung mga result na inyong mga assessment test na yan, mga practice drills kay Sir Ryan, or like pre-test and post-test ninyo, those numbers are your guide. Para tingnan ninyo kung saan pa dapat kayo i-work out. For example, no, ang dressing is about ano endocrine. Andyan, ang baba ng score ninyo sa endocrine na say less than 50% lang. Always ask yourself, bakit mababa yung score ninyo? Okay, mababa yung score mo. So, anong areas ba doon ikaw nagkamali? Always do root cause analysis. Okay, that's a logical way of dealing with your scores. Kasi para ko sinasabi, for example, 49% yung score ng inyong assessment test ninyo. Kahit maglupasay ka dyan buong gabi, hindi magbabago yan kasi 49% lang yan. Hindi magbabago yan kasi nasagutan nyo na yun. But what you can change there is you can correct. Kumbaga, yung maling interpretation na ng info and you can correct pa yung kulang nyo na knowledge by going back doon sa result analysis. Okay, tandaan nyo yun ha. Okay, ang ating mga scores, those are just guide. So, Sir Aaron, ayan. So, for those, no, na, if there are some right now na who are joining us na retakers, ayan, siguro mga, like, pang second time na nila, pang third time, okay, o pang ilang beses na nila mag-take ng exam. So, what can you say to them from someone who also failed initially but then nag-succeed na? What can you tell them? Para po sa mga classmates ko naman po na retakers po, kumbaga, trust yourself po. Yun ang pinaka-importante. And then, magdasal po na magdasal. Napakalaking tulong po ng dasal. Yes, failure is part of our, kumbaga, part of our journey po yan. Pero kasi kung iisipin mo yung failure mo, yun yung magpapabagsak sa'yo. So, kumbaga, mas maganda po na just continue. I-continue mo and then continue mo kung ano yung nasimulan mo na. Tapos, kung may kailangang i-improve. Kasi, kumbaga, alam natin na talagang isa sa pinakamahirap na exam tong NCLEX. So, reality po siya talaga na talagang mahirap. Talagang dugot pawis ibibigay natin. Lahat ng sacrifices ibibigay po natin. So, focus lang po. Kung merong taong nagbibigay ng inspiration sa inyo, magandang isipin nyo po, bakit nyo ba ginagawa itong bagay na to? Bakit nyo kailangang ipasa itong exam na to? So, yun po. Kumbaga, tuloy nyo lang, aral mabuti. Tapos, isa pa po sa ginawa ko pala, kapag pagod na po talaga ako, I need to take rest. Yun po. Pagpagod na po, pahinga po tayo kasi po sayang po yung time eh. Kumbaga, pagod ka, nag-review ka, tapos wala naman pong retention, so sayang po. Mas maganda po na tulog po kahit konti and then balik po ulit laban. Ganun po. That's really true. Totoo yun. Kasi do not discount yung rest. For sure, no, I understand na marami sa inyo is naghahabol ng oras kasi like for example, you're working 12 hours sa duty, tapos mag-aaral pa kayo. And then sometimes kasi, ang nagiging, hindi kasi may iwasan yun na for example, hindi kayo nakapag-aral today kasi napagod kayo. Di ba? Hindi nyo na kayo mag-aral. Hindi kasi minsan may iwasan na ano, that you feel guilty. Di ba? You feel guilty hala. For example, may classes sa Ryan today tapos hindi ko napag-attend kasi nga, ang toxic naman sa duty. Di ba? Maray ganun. May ganyan, na-feel nyo, nag-guilty kayo. But then again, we have to be pragmatic about that. Ano, about the circumstances. Kasi if andun yung will mo kung maganda mag-aral, but then again, yung katawan mo na is telling you, okay, hindi ko na kaya. Kahit ano yung will mo, but then again, kung maganda yung katawang lupa mo is ayaw na. It's like, you really cannot do something about it. Hindi mo na rin pa-absorb lahat ng info na binibigay sa inyo. So if that's the case, no, don't feel guilty kasi you have recorded classes ninyo, then bawi kayo doon. I mean, pick up where you left. Do not discount yung rest kasi yung utak natin is like parang machine din yan. Napapagod din yan. Diba? So, as much as you can, get enough rest para at least, no? For example, no? Halimbawa, yung mga galing sa work
Ayan. So I would suggest palagi niya na huwag muna kayong dumiretso na mag-aral. Pahinga muna kayo, like siguro like 1 hour or 2 hours, para at least no, medyo makarecover kayo ng konti, and then just the time na mag-start kayo na mag-aral. Huwag yung ano, huwag yung abusuhin din yung katawan ninyo pagdating sa pag-review. Kasi if you're just attending the classes or recorded classes para lang hindi kayo mag-guilty and hindi, wala niya naman pumapasok, itulog yun na lang iyan. And then, babawi na lang kayo ulit. It's really important to rest, ha? Pero syempre, yung rest ninyo is like dapat disciplined rest yun. Hindi na ibig sabihin na, okay, mag-rest ka today, tapos bukas day off mo, mag-rest ka ulit. Eh, may responsibility ka pa sa NCLEX mo, huwag nyo lang kalimutan. Okay? Alright, sige. Sir Aaron, before we ask you for some like words of encouragement sa mga classmates mo, is ibigay mo na naman sa iyo ang iyong diploma. Ayan. So, ito na Sir Aaron, ang iyong diploma from IPASS. Ayan. So, we are giving this NCLEX certificate given to Aaron Rojas. Ayan. For successfully passing the NCLEX-RN. This serves as a proof that Aaron Ross is a safe nurse based on the USA standards of nursing practice. Ayan. So, yun na Sir Aaron, yung diploma. We will send this to you. Pwede mo siyang i-print. Okay. Hindi ka na siya recognized, pero ano, pwede mo pang display. Thank you po. Thank you po. Sir Aaron, congratulations. So, salamat po. I'll ask muna Sir Ryan for some words to Sir Aaron. Sir Ryan, good evening. Hello, good evening, Sir po. Aaron. Congratulations. Hello po, sir. I-blurred ko lang yung ano po. Congratulations, sir. Grabe, sir. Ang dami nakapasa ngayon din nga araw. Anyway, Sir Aaron, that's really true, Sir Aaron, na every day care, guys, it doesn't matter. Basta in the end, you are all USRN. So it doesn't matter, retaker or not. Basta importante is you are already fulfilling your dream. And of course, God bless in your next journey, sir. So we are all proud of the new passers. So, Sir Aaron, thank you so much for inspiring all your classmates. So guys, for those who are having a struggle with juggling their time, and so all mothers out there, especially those who are taking care, ito si ma'am, sino ba ito, ma'am Fatima? Yes, ma'am, there are a lot of students who are like you, ma'am, na taking care of the child, same time reviewing. It's really hard. I can understand you guys. So guys, laban lang. Okay? So thank you so much, Sir Mark. Thank you, Sir Rai. Thank you, Sir Rai. Ayan. So Sir Aaron. Po, Sir Rai. Any last words that you can say to your classmates? Para po sa mga classmates ko po, wag lang po tayo, kumbaga, laban lang po tayo, wag po tayong titigil para abutin yung pangarap po natin. Kailangan po ng dasal, tiwala sa sarili, at magtiwala po tayo sa IPASS kasi fully equipped po ang IPASS. Talagang tutulungan po nila tayo para makapasa. Hindi po nila tayo titigilan hanggat hindi natin nakukuha. So, ayun yung nagustuhan ko sa IPASS kasi talagang binigay nila, mararamdaman mo na hindi ka lang po student. Kumbaga, you are part of the family po. Kumbaga, parang lahat mga magkakapatid. So, talagang makikita mo yung concern ng mga mentor po natin at saka yung mga lecturers po natin. So, laban lang po. Always remember po, para maging successful po, nakita ko po kasi kanina, actually sasabihin ko po dapat yun kanina, na kailangan maging safe nurse po tayo. Yun po. So, dasal lang po. Kayang-kaya po ninyo yan. Kayo na po yung susunod na magbibigay po ng testimonial. Claim nyo na po.